tulad ng dati, ayaw pa rin magpagamot si Kapitan Tiago. Oo, mga bata, pagamayin lang Kapitan Tiago. Wala pag droga na iyan. Nanggalang na po, ngunit ang opyo ay isang uring ng alaman at hindi ito isang uring na gambot na kakatuklas pa lamang sa ganitong kapanahonan. Nag-ayon ako dyan, kaibigan. Mga iba ako, kamusta na nga pala ang itinatag niyong Akademya ng Wikang Kastila? Handa na po ang lahat. Meron na pong mga guro at handa na pumasok ang mga mag-aaral. Mabuti kung ganun. Sana magtagumpay kayo sa inyong mga plano. Paano? Mauna na ako? May itutulong ba ako sa iyo, Ginoong Simon? Ano ginagawa mo sa gubat na ito? Dito ay nilibing ang aking ina. At sa pagkakaalam ko, ikaw si Crisostomo Ibarra. Alam na lahat na patay na. Isang nakakamatay na lihim ay yun alam. Hindi mo ba naiisip na maaari kang isaway sa aking kamay? Di ba pagkakilala ko sa iyo, Ginoong Simon? Dahil nalaman mo ng aking mga lihim. Samahan mo lang ako sa aking mga plano. Di maaari, no. Nais pa rin sa puso. Tingnan po natin ang isang paraan na maaaring sa ginawang pasta ang ating lapitan. At ang abogadong palaging hingan ng payo ni Don Custodio. Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking kamay. Ang problema lang ay kung paano natin siya malalapitan upang pakikiusapan niya si Don Custodio na pamburan tayo. Hindi ba't si ginawang pasta ay may kalabuyong mananahi? Wala na bang ibang paraan tungkol sa paghahandog ng kanilang mga kalabuyo? Huwag ka nga maharte. Isipin mo lang ang ginawa mo gagawa nun. Kilala akong babae, si Matia. Hindi naman sigurong masamang subukan muna natin ang paraan hindi mahalay tignan. Kakausapin ko si Ginoong Pasta wag ako hindi nagtatagumpay at saka tayo gagawa ng ibang paraan. Marahil ay tama si Sagani. Hintayin muna natin ang resulta ng pag-usap niya kay Ginoong Pasta. Kumusta na si Kapitan Tiago? Wala nang ganang kumain at lumaganap na ang lason sa kanyang katawan. Parang Pilipinas, habang tumatagal, lalong humihina. Naparito ako dahil sa dalawang bagay, ang kamatayan mo o ang iyong kinabukasan, sa panig ng umaapi sa iyo o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng mga inaapi, hindi ko alam. Magpasya ka, kailangan mo na mag-desisyon dahil ako ang namumuno sa mga nagkakagulo. Kunin mo si Maria Clara. Huli na kayo. Anong ibig mo sabihin? Patay na si Maria Clara. Patay? Hindi! Paano nangyari yun? Kaanim ng hapon na siya ay pumanaw. Hindi pa siya patay. Buhay pa siya. Ililigtas ko siya.
yung Osmond. Iminahon ka. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi ko man laman nalaman na ako'y buhay pa. Bakit hindi pinaburan ni Don Custodio ang ating ini? Walang nakakaalam niyan. Di ba't marami na siyang tagumpay? Bakit tayo hindi man lamang hinayaan magtagumpay? Mabuti naman ang ating layunin. Alam niyo na ba, ang mag-aalas ni Simon ay pinarapi ng mga di nakilalang tao? Sabi ng ilang sa bayan, mga prele daw ang may kagawa nito. Sino ba naman ang may interest sa nangyari sa isang mag-aalas na wala namang ibang ginawa kundi samsamin ang pera ng mga Pilipino? Halika na! Masarap ang pagkain. Mabuti at nakarating ka. Si Yonito na ang pala ang wala. Sana si Basilio na lang ating inanyahan. Halip na si Yonito. Mukhang wala na itong balak pumunta. Oo nga naman. Pwede nga ba din nila si Basilio ang ating inanyahan? Para kay Don Custodio ang panukalang sobas. Kampadre rin naman ay lumpiang Shanghai. At ang tortang alimango ay sa mga prayne. Pansit gisado naman para sa bayan. Dahil tulad ng pansit na mangyang itsik, tayo ang tumatangkilik pero sila ang nakikinabag. Tulad ng ating pamahalaan ngayon. Hindi, dapat ialay ang pansit kay Kirumba. Isa sa pinakamangyariang tao sa Pilipinas. Dapat ay sa Eminensya Negra kay Simon. Hindi ba't iyon ang paboritong estudyante ni Vice Rector? Mas danyot sa karawa ito siya ni Vice Mon sa sumukala. Ang busabos ng Vice Rector na pinaglilingkuran ng general. Anong nangyari sa iyo, Iha? Basilio, ano ang ginagawa mo dito? May dadalawin sana akong pasyente at meron din akong aasikasuhin ng mga papeles. At anong lang kita? Kasama ka ba sa mag-aaral sa piging kagabi? Hindi ho, dahil kailangan kong alagaan si Kapitan Tiago. Mabuti kung ganun, ngunit kasama ka ba sa kanilang samahan? Ako po ay nagbabayad lamang ng kasapian. Kung ako sa iyo, susunogin ko na lang ang mga gamit ang mga kupahamag sa akin. Saglit lang po, meron ba kinalaman si Ginoong Simon sa mga nangyayari? Ang Eminensya Negra? Wala. Sangkot po ba ang mga tulisan dito? Wala. Mga estudyante lamang. Ganun po ba? Maraming salamat po sa iyo at mag-ingat kayo. Ikaw din. Magandang umaga po sa'yo, Profesor. Magandang umaga din. Nakita mo na ba ang mga bakil sa loob? Kaysa man ang mga iyon? Hindi pa po. Sige, Kapitan Tiago ay matanda na. Bantayan mo siya ng maigi. Makakaasa ka po, Profesor.
Uy, Basilio. Uy, pre. Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Ang tungkol sa mga paksil? Hindi. Matagal daw mawala ng pasok. Climb, ayun. Sige ah, muna na kasi. Akala ko naman kung bakit siya masaya. Mabuti naman natakita kita kasi meron ako itatanong sa mga paksil na sinasabi nila. Wala. Wala akong kinalaman dyan, Basilio. Alam mo yun. Huminahan ka lang. Tamumutla ka na, Juanito. Wala akong kinalaman dyan, Basilio. Alam mo yun. Ano ba talaga nangyayari? Sagani, ano ba talaga nangyayari? Bakit ganun? Dahil lang sa isang maliit na pangyayari ay masisira ang ating samahan. Ganun ba kababaw ang ating pinagsamahan? Sino ba ang may pakabana ng mga paksil? Bakit kasamaan ang mga iyon? Hayaan mo silang umalam. Ano ang pangalan mo, binata? Basilio po. Nandito nga ang kanyang pangalan. Lapit siya at isama sa impilan. Ano? Tuluyang nakulong ang mga estudyante na kasapi sa grupo naghahangad ng matatag akademya ng wikang Kastila. Ngunit nakalaya din dahil sa nalakad ang mga kaukulang papel maliban kay Basilio. Dahil wala maglalakad ng kanyang papel dahil si Kapitan Tiago ay namayapa na. Karamihan sa mga estudyante ay hindi pumasta sa NCPC sa grupo. Nakalaya na kayo lahat maliban kay Basilio. Basilio, ano? Malaya ka na dahil nagpiyansa si Ginoong Simon para sa iyo. Maraming salamat. Aanib na ako sa iyo. Isgani, tara na kung gusto mo pang mabuhay. Ano? Bakit tayo aalis? Sasabog ng lampara na yun bukas. Bukas, iba na siya. Kawaan saan mo. Napag-alaman ng lahat na si Simon ang may kagagawa ng lahat. Nalughob ang kanyang bahay at nakita dito ang ilang armas at pulpura. Pinaghahanap pa siya ng mga sibil. Ayaw niya magpahuli ng buhay kaya uminom siya ng lason at nagtungo kay Padre Florentino upang mangumpisal. Masama bang yung pakiramdam? Kaunti lang po. Ngunit matatapos ako ang paghihirap ko sa ilang sandali. Diyos ko! Huwag kayong matakot. Nais ko sana lahat sa inyo ang aking yun. Maaari mo ba sabihin sa akin kung totoo ba na may Diyos? Kahit saan tayo nagtungo, nariyan ang Diyos. Padre, ayoko mamatay na may dalang kasamaan. Wala akong pagsabi ng iniisip ng Diyos, ngunit kailanman ay hindi siya naghamad ng masama para sa atin.
Nilibing ka nawa sa kilaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipinahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alam. Pansamantala, diyan ka muna. Hindi makababaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasikiman.